guys, good morning. Welcome ulit sa aking YouTube channel. Follow up ko lang to guys, no, dun sa latest vlog ko na demo ng single amp. Kasi yung ginamit ko dun na amplifier power amp yun. So, may nag-comment, paano daw ba pag integrated amp, pwede na ba yun? So, pwede guys, kasi integrated amp naman talaga yung mga basic setup natin, no. So, kahit yung integrated amp, pwede yung pagsabayin yung low at saka mid-high sa isang amplifier lang. Hiwalay siya. Okay, kasi meron tayong gamit na crossover. Okay, so ngayon, ang gagamitin ko ngayon, Sakura 737 para medyo malakas naman yung kanyang low or sa bass niya. Okay, so sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, please subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay guys, so tara. Ito na yung gagamitin ko guys, no. So laptop, stereo mixer, then crossover, equalizer. Iniba ko naman yung equalizer natin guys para maiba naman, no. Power controller at Sakura 737. Okay, integrated amp yan. Gagamitin natin yan sa low at sa mid-high, no. So, sa volume nyo guys, isang volume lang siya guys, no. So, pag naka-volume yan, so automatic na yung dalawang channel, magkasabay na siya sa isang volume lang. Okay? So, pag dito natin i-control sa kanyang equalizer guys, yung sa channel A, yun ang gagamitin ko na pang low. Yan, tinaas ko yung kanyang low frequency, then binaba ko yung high frequency, no. Then dito naman sa channel B, ito naman yung pang mid high ko. Binaba ko naman yung kanyang sa low frequency, then yung high frequency naman ang tinaas ko. Okay, para hiwalay siya, no. At saka crossover. Okay? So sa kanyang speaker, dalawang linya lang yan, dalawang output speaker natin. Sa right channel, yun ang gagamitin ko sa low or sa bass, then yung left channel ang sa mid-high. Okay? So sa mga connection yan, wala pa yan. Yan ang ipapakita natin mamaya. Okay, yung sa kanyang speaker, ang gagamitin kong speaker, dalawang RCA para sa low, 4 ohms load. Okay, then dalawang mid-high din. So ang connection yan guys, kasi may nagtatanong din kung paano daw ba yun sa isang channel, paano ko naging 4 ohms load. So ganito lang guys, no. So isang channel yan galing sa amplifier, then N. Then, itong isa, length yan, papunta naman dito sa isang speaker. Okay? Para maging 4 ohms load. So, nakalink lang yan, guys. Nakalink lang yan. Okay? Yung dalawang speaker. So, ganun din yung sa ating pang-sub. Okay? Ito yung manggagaling ng amplifier. Then, yung sa baba, length yan, papunta naman dito sa isang subspeaker naman. Okay, so parallel connection yan guys, kaya magiging 4 ohms load. Okay, so ganyan lang yung kanyang connection ng speaker guys. Okay guys, sa connection nito guys, so una yan guys, 3.5 mm mini plug para sa output ng laptop, no, sa kanyang headphone. Okay, then ang dulo ay RCA para naman dito sa input ng ating stereo mixer. Okay, so yan guys, so sa Bluetooth pa rin ako mag input so meron lang akong RCA to PL adapter. Okay, then ito yung kanyang volume fader, then main volume. Okay, so sa output naman,
O dati dito ako kumuha sa tip out kasi RCE yan. Ngayon dito naman ako sa main out. Okay, so ang gagamitin ko dyan ay PL or 1/4 ends plug. Okay, so main out ng ating stereo mixer. Then ang dulo niyan ay RCE. Guys, so ito yung papasok ngayon dito sa input ng equalizer. So ito yung equalizer ko, DB Audio equalizer. So dito ako sa in 1. Ayan. Okay, so meron siyang input. So depende sa inyo guys, no, kung ano ang unahin nyo. Pwedeng mauna ang equalizer bago crossover. So pwede rin mauna crossover bago equalizer. So depende sa inyo guys kung anong setup ang gagawin nyo. So ako, ito ang setup ko, ay unahin ko tong equalizer bago crossover. Okay, so meron na tayong input ng ating equalizer. So next ay yung output naman guys. So output naman ng equalizer. Okay, so output ng equalizer papunta sa crossover. So ang gagamitin ko dyan ay male XLR to RCE. Okay, so unahin ko tong output ng equalizer, RCE siya. So unahin ko yung channel A. And guys, channel A, ito yung gagawin kong low guys, no, sa low. So channel A para doon sa channel 1 ng crossover. Yan, channel 1. So input. Yan, input. Then ang papasok sa channel A guys ay yung low, no, low. Kasi naka-settings na yung equalizer natin, naka-setting na siya sa low frequency yung channel A. Okay, kaya low lang ang lalabas dito. So ito yung papasok sa channel 1. Then ang gagamitin natin dito sa output ng equalizer ay yung low lang sa channel A. Okay, so ang gagamitin natin dyan ay female XLR para sa output. Yan. Then ito na yung papasok dito naman sa amplifier. So RCE siya. So dito ako sa right channel. Okay, sa right channel. Ito yung gagamitin natin sa low. Okay, yan, right channel yan. Okay, so meron na tayong low. So ngayon yung output naman ng equalizer sa channel B, ang lalabas dito guys ay yung mid frequency or yung high frequency. Kasi naka-setting siya sa high frequency yung kanyang mga feeder. Okay, so output. Then ito yung, ito naman yung papasok dito sa channel 2 ng crossover. Okay, so male XLR yan. Yan. So meron na tayong input. So ang settings pala ng mode nito guys ay stereo 2-way pa rin. Stereo 2-way. Yan, naka-phrase yung isang button, then naka-unpress yung isa. Then dito sa kanyang guide sa stereo 2-way, okay, high lang, high at saka low, wala siyang mid. Okay, so dahil meron na tayong low sa channel 1, so dito sa channel 2, dito naman tayo sa high. Dito sa high magkasama na yung mid frequency at saka high frequency. So mid high na siya. Okay, so female XLR para dito sa output ng crossover.
Okay, ito na yung channel to guys, no, sa Miday. Then ito na yung papasok sa ating Sakura 77 dito sa left channel. Okay, ito yung high mid-high. Okay? So left channel para dito sa ating mid-high. Then right channel para nandun sa RTF. Okay? So yan lang yung pag-connection guys, no. Ang ating single arm, then low, mid-high, at magkahiwalay ng linya. Okay, so pwede na natin i-testing yan. Okay, so testing na natin yan. So una, on muna natin ang mga power switch ng ating power controller. Okay, then equalizer. Okay, so sa settings ng equalizer guys, depende naman sa inyo kung anong gawin yung settings nyo, no? Kasi pagka ganitong setup guys, mauna yung equalizer, pwedeng balance lang yung kanyang frequency. Pwede mong itaas dito ang kanyang low, then baba yung mid. Okay, so dito naman tayo sa crossover mag-adjust guys, no, kasi mayroon naman tayong crossover. So ito yung crossover ang magsasala ng kanyang mga frequency kung anong gusto mong palabasin doon sa yung amplifier, then papunta sa speaker. Okay, so sa amplifier. Okay, so meron na yung power, then dito sa stereo mixer. Okay, so naka-power na yan lahat guys, no. So pwede na tayong mag-select ng music. Then ang kanyang main volume. Then ito yung kanyang volume para sa input. Yan, so mayroon na yung signal. So ibig sabihin may music na yan guys, no. So ngayon dito sa amplifier, mayroon tayong last 11 na volume. And then dito sa equalizer, yan, ito yung sa mid-high, ito naman yung sa sub. Okay?
DJ Kian and DJ Demo Tricks. Todos guapos. Sound system of Liyuan Cebu. Once again, this is Jerry, the foreman. Idol. Medyo malakas-lakas na amplifier siya para kaya niyang ibayo yung ating Dickinson na subwoofer box or Dickinson na subspeaker. Okay? So, sana yung mga baguhan na isang amp pa lang, magawa sila ng setup na ganitong setup. Maganda guys. No? Dito sa video ko guys, kahit hindi siya maganda ang tunog dahil cellphone lang yung camera natin, hindi ma-pick up gaano yung kanyang low frequency or yung kanyang bass, pero sa personal, napakagandang pakinggan. Okay, nakakatawa yung mga hilig sa sounds, nakakatawa pag mayroon kayong mga na-sit up na mga ganito, mayroon kayong low at saka mid-high, separate yung kanyang mid-high, ang gandang pakinggan guys, no? So, sana magawa rin kayo ng inyong mga sit up sa sound system. Okay, so sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, please subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa akin mga video. Okay guys, so shout out ko yung mga nagpa-shout out, no? So shout out nga pala si Sir Lawrence Finlock ng Vancouver, Canada. Shout out sa iyo sir, kumusta na po?
out kay APC Mini Sounds ng Agna Bohol. Okay, shout out. At shout out kay Ray Lamparo, shout out po. Shout out kay Joey Jane Lausin ng Sara Iloilo. Shout out kay Mirna Sureño ng Bacolod City. Shout out kay Christian Constantino. Shout out po. Shout out kay Louie Perez ng Alfonso Cavite. Shout out. Shout out kay Bernardino Bruan. Okay, shout out po. Shout out kay Let's Skills Tutorial. Shout out. Shout out kay Danilo Conuela ng Tracy Martires Cavite. Shout out po. Shout out kay Rob Matillo at Victoria Dairit. Shout out po. Shout out kay Bernabe Carillo. Shout out at shout out po kay Joel Abalos ng Candaba, Pampanga. So big shout out sa inyong lahat guys. Sana huwag kayong magsawa manood sa aking mga vlogs. Okay, see you to next vlog. Yun lang. Thank you.